So welcome back mga chong dito sa channel ko at meron na naman tayong bagong pag-uusapan ngayon kasi alam ko mga chong na marami na akong mga ginawang video dito sa channel ko. It's all about tutorial, it's all about review, it's all about mga kung ano-ano mga bagay na pwede kong ma-share sa inyo. Pero ngayong araw na ito mga chong ay ituturo ko sa inyo yung mga troubleshooting techniques na alam ko at mismong ginagamit ko mga chong sa pagtatrabaho ko at sa mga araw-araw na ginagawa ko na may kinalaman sa pag-aayos ng computer. So regardless mga chong, kung meron kang background sa IT or wala, ay pwede kang matuto dito sa video na to kasi ginawa ko siyang mas madali para kahit na wala kang background mga chong ay pwede ka pa rin matuto dito sa mga troubleshooting techniques na i-share ko sa inyo. So una muna mga chong ay pag-usapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang troubleshooting, no? So ang troubleshooting mga chong, ito yung procedure na ginagawa natin para mahanap at makita kung ano yung naging cause nung isang problem na na-encounter natin sa mga computer natin. So troubleshooting is not the solution itself, no? So kapag nagawa na natin yung pag-troubleshoot, saka lang tayo makakapagbigay ng solution kapag nakita na natin yung mismong problema ng mga computer natin. So gusto ko lang linawin sa inyo mga chong na itong ituturo ko sa inyong mga technique ngayon ay base lamang sa sarili kong mga natutunan at mga naging experience ko sa pagtatrabaho. So posibleng iba ang technique na ginagawa ng ibang mga tech, no? Pero for sure, no, ilan dito sa mga i-share ko sa inyo ngayon ay ginagamit din ng ibang mga professional, no, pagdating sa pag-troubleshoot. Pinakaunang technique na ma-share ko sa inyo mga chong ay yung tinatawag nating familiarization, no? So dito sa familiarization mga chong ay ipa-familiarize natin yung sarili natin sa mga basic parts or basic components ng isang computer. So kumbaga, kaya natin silang ma-identify ano bang itsura ng RAM, ano bang itsura ng CPU, ano bang itsura ng video card. At hindi lang dapat natin sila basta-basta kayang ma-identify, dapat alam din natin yung kanilang basic function or role dun sa loob ng isang computer. Kasi hindi natin kailanman matatroubleshoot, no, ang isang bagay kung hindi tayo familiar dun sa mga kung ano-anong nakikita natin sa loob. So isa ito sa pinaka-importanteng bagay mga chong pagdating sa pag-troubleshoot, no, yung pag-familiarize dun sa mga basic functionality ng components ng ating mga computer. So pangalawang technique mga chong na may share ko sa inyo is yung tinatawag nating safety. So ang computer natin, alam natin na pinapatakbo ng kuryente yan. So kahit anong appliances, lahat yan is pinapagana ng kuryente. At alam natin na ang kuryente is pwede rin makapahamak sa atin. So pwede tayong mamatay sa simpleng maling pagkalikot natin dun sa mga appliances natin, especially sa computer. So hindi lang yan mga chong, no, dapat ingatan din natin at alam natin yung tamang paghawak dun sa mga components na meron ang isang computer. Kasi meron tayong tinatawag na static electricity mga chong. So ang katawan ng tao pwedeng mag-build up ng tinatawag nating boltahe, at ang boltahe na yun ay pwedeng matransfer dun sa mga delicate components ng isang computer, no, na dahilan para masira sila. Kasi meron lang silang mga specific amount of voltage na kayang itolerate. So once na nag-exceed na dun, pwede na natin masira yung mga components na yun. At hindi lang yan mga chong, dapat alam din natin yung paggamit ng mga tools na madalas ginagamit, no, sa pag-troubleshoot ng mga computers natin. Kasi kung hindi tayo magiging maingat, no, pwede tayong mapahamak, pwede tayong masaktan, pwede rin nating masira yung mga components ng isang computer kapag hindi natin alam sila kung paano gamitin. So isa yun sa mga technique na dapat ninyong matutunan mga chong is yung safety na tinatawag. So pwede nyong pag-aralan yun mga chong, pwede kayong mag-research kung ano ba yung mga madalas na tools na ginagamit sa pag-test or sa pag-troubleshoot ng isang computer. So since alam na natin mga chong ang basic parts and function ng mga computer natin, as well as yung mga safety precaution na pwede ninyong mai-apply, no, pagdating sa pag-troubleshoot ng computer, no. So pangatlo sa technique na maituturo ko sa inyo is yung tinatawag nating analyzation and investigation mga chong. So given na meron kang problem na na-encounter sa computer ninyo, let's say may power siya pero walang display, no, isipin mong maigi, ano ba yung mga parts or parte ng computer na mayroong direct na kinalaman sa display. So pwede ninyong i-check syempre yung monitor, pwede ninyong i-check yung mga kable na ginagamit like yung VGA, HDMI, or even yung DVI. Pwede rin yung i-check yung RAM, pwede rin yung i-check yung video card kung mayroong kayong video card sa mga computer ninyo. Kasi itong mga components na itong mga chong ang madalas na may direct na epekto dun sa display natin. So that is why dapat marunong kayong mag-analyze ng problema. Kasi mas madali nating matutukoy kung ano yung naging cause ng problem kapag
marunong kayong mag-analyze or marunong kayong mag-investigate dun sa mismong problema na na-encounter ninyo sa mga computer ninyo. Pang-apat na technique, mga chong, is yung tinatawag nating elimination. So during troubleshooting procedure na ginagawa natin, mga chong, malamang sa malamang meron kayong mga components diyan na makikita na okay naman at nagpa-function naman ng maayos. So dito sa elimination, i-eliminate natin yung mga parts ng computer or parts na alam natin gumagana ng maayos para hindi na natin sila i-check ulit at hindi tayo paulit-ulit dun sa ginagawa natin. So ang reason nitong elimination, mga chong, is para mas mapabilis yung troubleshooting procedure na ginagawa natin at mas mapabilis yung pag-resolve natin dun sa problem na na-encounter natin sa ating mga computer. So kagaya nung palagi kong sinasabi, mga chong, wala namang halos standard procedure na ginagawa sa pag-troubleshoot ng computer, no? So minsan meron kang mga problem na ma-encounter na hindi mo pa na-encounter before. That's why wala kang naging idea kung paano siya i-solve at kung ano ba yung mga components na una ninyong dapat tingnan. Kaya naman, dito pumapasok yung panglimang technique natin, is yung tinatawag kong trial and error. So dito sa trial and error, mga chong, dito ka manghuhula ng posibleng solusyon dun sa problema hanggang sa magkaroon ka ng clue. So halimbawa, katulad ng example na binigay ko kanina, is yung no display problem sa mga computer natin. So na-check mo na yung monitor, na-check mo na yung mga kable, lahat yun okay naman. So the next step na pwede ninyong gawin is pwede ninyong i-check yung ibang components like yung RAM or yung video card. So example lang natin is yung sa RAM. So dito, mga chong, pwede ninyong i-apply yung tinatawag nating elimination technique. Yun nga lang, kailangan ninyo dito ng spare parts na pwedeng pang testing, kumbaga. So pwede ninyong tanggalin yung existing RAM na naka-install dun sa computer na yun na may problema at pwede ninyong ipalit doon yung RAM na alam ninyong working, mga chong, hanggang sa malaman ninyo kung ano ba ang naging talagang cause ng problema na yon. So hindi lang sa RAM, mga chong, pwede ninyong i-apply yun sa ibang mga components na yon as long as mayroong kayong mga spare parts na pwedeng pang test, mga chong. So sa ganitong paraan, mga chong, ay unti-unti nating matutukoy or unti-unti tayong magkakaroon ng clue dun sa problema at syempre mas mabilis natin silang mas-solve, no? So habang marami tayong testing na ginagawa dun sa problema na yon, mga chong. Next, mga chong, is take note about error message. So yung mga computer natin, minsan nagbibigay sila ng clue dun sa mga problema na na-encounter ng computer natin kung bakit hindi sila gumagana ng maayos. So minsan nagkakaroon sila ng mga error message dun sa screen natin na nag-i-indicate kung ano yung naging issue kung bakit sila hindi gumagana or nagpa-function ng maayos. So like for example, dun sa blue screen of death or tinatawag nating BSOD, minsan meron kayong mga error messages na makikita dun sa ilalim at meron naka-indicate dun minsan kung ano yung naging cause ng failure, kumbaga, mga chong, no? So minsan meron ding beep codes, no? Minsan may mga built-in speaker yung mga computer natin at nagkakaroon sila ng beep sequence or beep codes, no? Nag-i-indicate yun, mga chong, kung ano ba yung components na nagkakaroon ng problema. So hindi lang yan, mga chong, meron din mga specific computer or motherboard na merong mga light indicator, no? Minsan digital pa yun, mga chong, may mga code silang dinidisplay dun sa parang display panel na yun, mga chong, no? At yun yung magiging clue ninyo para maayos yung issue na yun. So yun, mga chong, no? Dapat marunong kayong magbasa ng mga error message na yun regardless kung naka-display ba siya sa screen or sound ba yung error message na binibigay niya or light indicator lang. So importante yun, mga chong, no? Dapat tingnan natin itong mga bagay na to kasi pwedeng yun yung magiging clue natin sa pag-resolve dun sa issue na yun na na-encounter ng ating computer. Minsan talaga, mga chong, dumadating talaga sa point na minsan yung mga tech or yung mga IT professional is nauubusan din sila ng idea kung paano ma-resolve yung issue. That's why dito pumapasok yung isa sa mga technique na pwede ninyong gamitin, which is yung tinatawag nating call a friend. So dito sa call a friend, mga chong, pwede kang tumawag dun sa mga kaibigan mo or sa mga kakilala ninyong experience na tech na alam ninyong makakatulong sa inyo para ma-resolve yung issue. So hindi lang sa tao, pwede rin ninyong i-take advantage ng pagkakaroon ninyo ng mga internet connection sa bahay ninyo. So pwede kayo mag-message sa kung sino mang kakakilala ninyo, no? Pwede rin kayo magtanong kay Google, no? Isa sa pinaka-common yan. Kahit ako, syempre, ginagawa ko rin yan, no? Pwede rin sa YouTube, no? Pwede kayong manood ng mga tutorial, no? Kung paano ma-resolve yung specific issue na na-encounter ninyo sa mga computer ninyo. So huwag kayong mag-alala, mga chong, kasi kahit sinong mga experienced tech
nag-google yan, nag-youtube yan para lang ma-resolve yung issue. So normal talaga yun mga chong, hindi naman lahat kasi ng problema is na-encounter na kahit ng mga experience ng mga tech natin. So kapag meron kayong tech na nakausap na sinasabi nila, alam na nila lahat, magduda na kayong mga chong. Kasi sa totoo lang, kahit ako, ilang years na akong nagtatrabaho bilang isang IT at isa sa mga ginagawa ko is yung pagsusupport or technical support na tinatawag. Hanggang ngayon, meron pa rin akong mga issue na na-encounter na minsan nahihirapan din akong isolve. Minsan inaabot ako ng isang buong araw. Minsan inaabot pa ng linggo bago ko masolve yung issue na yon. Sad to say mga chong, pero ang troubleshooting skills ay hindi talaga natutunan lang sa isang oras lang na panonood dito sa YouTube, no? Kung paano mag-troubleshoot ng computer. Kasi sa dinami-dami ng mga problemang pwedeng mangyari sa mga computers natin, hindi lahat yun ay mai-encounter mo na at hindi lahat yun ay nai-encounter na rin ng iba. So the more na marami kang experience at marami kang practice na ginagawa, the more na mas madami kang magiging idea sa pagsosolve ng mga specific problem na yun na may encounter ninyo sa mga computer. So yun lang sa araw na to mga chong, at sana mayroong kayong bagong natutunan na naman dito sa aking channel mga chong, at dun sa mga experience tech na nanonood din dito sa channel ko mga chong, especially dito sa video na to. So pwede kayong mag-share dyan ng mga technique na alam ninyo at technique na mga ginagawa ninyo, no, para sa pag troubleshoot ng mga computer, no, para syempre ma-share din natin dun sa iba na gusto pang matuto, no. So kung sa tingin niyo is meron kayong natutunan dito sa video na to mga chong, ay pwede niyo i-like itong video na to, pwede kayong mag-subscribe kung gusto ninyo, pwede kayong mag-comment diyan sa baba kung meron kayong mga additional na tanong at pag-usapan natin mga chong. So yun lang sa araw na to mga chong, as always, my name is Mark.